Bago ang lahat, shoutout muna sa naka-8 comment. Ang 2022 season ay magkakaroon ng kakaibang storyline para sa mga bagong papasok sa liga or sa madaling salita sa mga rookies. Kaya sa episode na to, babalikan natin yung mga storyline na pwedeng maging isang hype sa isa sa mga NBA games para sa 2022 season. Kaya umpisahan na natin. Ang una dyan, ang vlogger na naging NBA player, si Jason Preston, na napili bilang number 33 sa selection ng Orlando Magic at na-trade naman papunta sa Los Angeles Clippers. Si Preston ay isang 6'4 point guard na naglaro para sa Ohio University. Tingnan muna natin yung naging karir niya talaga sa amateur. Naglaro siya para sa William Bone High School sa may Florida. Sa unang dalawang taon kasi niya ay nag-average lang siya ng 2 points per game. Kasabay kasi noon ay nag-apply din siya para sa University of Central Florida ng summer classes sa intensyon na dito siya mag-aaral talaga pagdating ng college at kukuha siya ng major sa journalism. Nang makapaglaro naman siya para sa mga AAU circuit ay dito naman siya umangat sa 6'4 ang height at sumali siya sa Billy Prep Academy kung saan naman ay nakakuha talaga siya ng experience para maging isang point guard na noon ay nag-average ng 12 points at 9 assists per game. Nagsimula talaga siya maglaro noon para sa Team B ng Boone High School hanggang sa inangat siya sa Team A. So dahil naman sa maraming point guard sa rotation ay nabawasan ang kanyang playing time at ibinaba ulit naman siya dito naman sa Team C. Na-regain naman niya yung status para makabalik talaga sa Team A at noon nagpo-post siya ng mga highlights sa Twitter hanggang sa ma-offeran siya ng scholarship ng Ohio University at Longwood University na pinili niya dito ang Ohio. So punta naman tayo sa kwento ng pagiging vlogger niya. So ang ginagawa kasi ni Preston noon ay isang deep analysis sa mga players. Ang website kasi na pinagsusulatan niya talaga noon ay ang tinatawag nilang Piston Power na under naman sa fansided.com. Nagsimula si Preston sa edad na 17 years old. Ang unang article na ginawa niya ay about sa starting lineup noon ng Detroit. Umabot din sa 12 articles ang ginawa niya at deep analysis yon para sa fansided.com. Kumbaga, teenager pa lang si Preston ay alam niya na ang pasikot-sikot talaga sa NBA dahil nga nagsusulat siya sa isa sa major website, ang fansided.com na dati ay under nga sa Time Incorporated at sa Sports Illustrated. Last 2020 ay nabenta ang website na yon sa Minute Media mula nga sa Meredith Corporation. Sa madaling salita, si Preston ay hindi lang basta-basta isang masasabing vlogger. Ang ginagawa niya kasing article ay nilalagay sa mga big-time media company. Ang nasulatan kasi niya dati ng article ay kakampi niya ngayon sa Clippers, si Reggie Jackson at itong si Marcus Morris na dati mga players ng Detroit. Kakaibang experience din yon dahil dati sinusulat mo lang sa mga article, ngayon posible mo na makalaro next season. Karamihan kasi sinasabing hindi talaga nag-i-enjoy ang karamihan ng mga NBA players sa media. At si Preston, dahil nga naging part din siya ng media ng medyo matagal, ay masasabing siya ang pwedeng pumutol ng gap na yon sa media at sa mga NBA players. So balik naman tayo sa kanyang college career. Ang kabatch talaga ni Preston noon ay sina Zion at RJ Barrett. So hindi kasama si Preston sa top 100 ng mga top recruit noon. Pero since inofferan siya ng scholarship noon ng Ohio University, ay dito siya naglaro ng 3 taon. Sa freshman year ni Preston ay nag-average siya noon ng 6 points, 3 rebounds at 3 assists per game sa loob ng 29 minutes at medyo mababa din ang kanyang percentage mula sa 3-point area. Pagpasok naman ng sophomore year ay umangat siya sa 16 points, 6 rebounds at 7 assists per game na meron siyang 51% sa field at 40% mula sa beyond the arc. Siya din ang ikalawang player sa Ohio University ang nakapagtala ng triple-double noong February 8 na umiscore siya ng 15 points, 10 rebounds at 10 assists. Sa kanyang ikatlong taon sa college ay nakapagtala ulit siya ng triple-double noong January 23, 2021 at dito naman siya nakakuha ng national attention. Siya din ang napili bilang MVP ng Mid-American Conference Tournament kung saan nga sila ang nag-champion. Na meron siyang average na 15 points, 7 rebounds at 7 assists na may kasama pang 51% sa field at 39% mula sa 3-point area hanggang sa madraft siya ngayong 2021 NBA draft. Ang aabangan kasi ngayon kay Preston ay kung makakapasok ba talaga siya sa roster ng Clippers dahil nga second rounder kasi siya. Discretion na ng team kung ilalagay talaga siya sa roster kasi ang guaranteed contract lang ay yung mga nasa first round. Ang isa pang storyline dyan ay yung kay na BJ Boston at Sire Williams. So unahin muna natin itong si Boston na sa balita ay inacquire na ng Clippers ang rights niya mula nga dito sa Memphis bilang number 51 sa selection na napunta na nga ngayon sa Clippers.
Nang mapunta kasi si Bronny James dito sa Sierra Canyon, ay andun pa si BJ Boston at Sire Williams na siyang mga star player ng team. Si Boston ay kasama sa top 10 ng mga prospect ng 2020. Sa final season niya sa Sierra Canyon ay meron siyang 18 points at 5 rebounds per game at napili pa sa McDonald All-American Selection at Jordan Brand Classic. Si Boston din ang napili bilang California Mr. Basketball. So mapapatanong ko na lang din bakit napunta siya sa second round na projected noon ay lottery pick talaga at pinupuri pa ng ibang mga NBA players. Ang usual kasi nangyayari sa mga top prospect lalo na sa top 10 or top 100 ay napupunta sa either Duke or Kentucky. Si Gary Trent Jr. na nagawang ko na dati ng episode ang naging problema talaga kung bakit siya napunta sa second round ng draft noon ay loaded kasi yung mga kasama niya noon sa Duke. Ang isa sa mga ka-teammate niya noon na medyo minalas ng konti ay si Trevon Duval na top 10 sa mga prospect dati na hindi na draft noong 2018. Ang ka-teammate kasi nila noon ay sina Wendell Carter Jr., Marvin Bagley at si Grayson Allen. Kaya kahit itong si BJ Boston ay nag-average pa ng 11 points per game at kasama pa siya sa starting position, ang ibang kasama niya naman ay mga star recruit din at mahahati agad ang tinatawag nilang role. Si BJ Boston ang naging ka-teammate niya sa Kentucky ay 6 na 5-star recruit. Ang isa sa nakuha doon ay si Terrence Clark. Parang sa G League Ignite lang din dati, madaming top recruit ang andon pero nasa dalawa lang ang masasabing pumasok sa first round, si Kuminga at itong si Green. Si Dacian Nix at itong si Isaiah Todd na kasama din sa mga top prospect dati ay medyo iba nga ang napili. Si Nix hindi na draft, itong si Isaiah Todd ay napili naman bilang pang 31 sa seleksyon. May dalawang storyline kasi dito kay BJ Boston. Ang una, posibleng isa siya sa mga best second rounder or draft steal. Pero unang dapat niyang gawin makapasok muna sa rotation ng Clippers dahil nga loaded yun ang mga guards at forwards. Pangalawa, makakalaro niya ang tatay na naging ka-teammate niya. Ito nga ay si Bronny na ngayon ay makakalaro naman niya ang tatay nito na si LeBron. Kapag naglaban ng Clippers at Lakers, kung sakaling makapasok si Boston sa roster, ay yun ang isa sa iikutan ng mga commentator na storyline. Ang isa pa sa dating ka-teammate ni Boston at ni Bronny James sa high school ay itong si Sire Williams. So kasama din siya noon sa mga top prospect na naging transfer naman siya noon sa Sierra Canyon. At nasa kanilang dalawa ni Boston noon ang masasabing media attention din. Dahil nga sila yung mga top prospect, pangalawa sila yung main man ng team. So nanalo siya ng division title plus si Williams din ang tinatawag noon na LA Times Player of the Year. Nakasama din siya sa McDonald All-American Selection, Nike Hoop Summit at Jordan Brand Classic. Sa recruitment, natagpa siya bilang number 1 small forward at kinukuha ng mga teams gaya ng Arizona, USC, North Carolina, Stanford at UCLA. Yung iba dyan, mga top teams talaga. Pero mas pinili niya ang Stanford at isa sa naging highest ranked player na nakuha ng team since 2014. Sa college, nakapagtala pa siya ng triple-double kontra noon sa Washington at noon si Williams ay naglalaro sa starting lineup at sa second unit na meron siyang 10 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Papasok ng 2021 NBA draft, yung iba mga scout ay sinasabing itong si Williams ay raw talent pa pero napili pa rin siya bilang number 10 sa seleksyon ng Pelicans at agad naman na trade papunta sa Memphis. Sa Memphis, mga young players talaga ang main man nila, si Jaren Jackson Jr., Dillon Brooks at Ja Morant. Since first rounder itong si Williams, ay guaranteed contract siya. Ngayon, ang iisipin na lang niya kung paano makakapasok sa rotation. Ayon nga dito kay Sire Williams, ay kakaibang experience ang makalaban niya or makalaro niya si LeBron sa NBA matapos ang dalawang taon na noon ay tinatawag niya pang Uncle LeBron dahil nga naging kakampi ni Williams at ni Boston, sina Sire Wade at itong si Bronny James sa Sierra Canyon. At ngayon, yan yung mga storyline na aabangan natin para sa 2022 season at titingnan natin kung ano nga ba ang posibleng mangyari dyan. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.